Pagbasa mula sa Aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, may mag-asawang buhat sa lipi ni Levi na nagkaanak ng lalaki. Napakaganda ng bata kaya 3 buwang itinago ng ina. Nang hindi na ito maaaring itago pa, kumuha siya ng isang basket na yari sa tangkay ng tambo at pinahira ng alkitran. Pagkatapos, isinilid niya rito ang bata at inilagay sa talahiban sa gilid ng ilog. Ang ate naman ng bata ay lumagay sa di kalayuan upang tingnan kung ano ang mangyayari. Maliligo noon sa ilog ang anak na babae ng Faraon. Natanaw niya ang basket kaya't ito'y ipinakuha sa kanyang katulong na naglalakad-lakad naman sa tabing ilog. Nang maiabot sa kanya ang basket, inalis niya ang takip nito at nakita ang batang umiiyak. Naawa siya at kanyang nasabi, "Ito'y anak ng isang Hebrea." Ang kapatid naman ng bata ay lumapit sa prinsesa at kanyang sinabi, "Kung ibig po ninyo, ihahanap ko kayo ng isang Hebreang mag-aalaga sa batang iyan." "Sige, ihanap mo ako," sagot ng prinsesa. Umalis ang batang babae at tinawag ang kanyang ina. Nang dumating ito, sinabi ng prinsesa, "Alagaan mo ang batang ito at uupahan kita." Kinuha ng ina ang bata at inalagaan. Nang malaki na ang bata, dinala siya ng kanyang ina sa prinsesa at siya'y itinuring na anak nito. Sinabi niya, "Napulot ko siya sa tubig, kaya Moises ang ipapangalan ko sa kanya." Nang binata na si Moises, dinalaw niya ang kanyang mga kababayan at nakita ang hirap na tinitiis ng mga ito dahil sa mabibigat na gawain. Nakita pa niyang sinasaktan ng isang Ehipsyo ang isang Hebreo. Lumingalinga siya. Nang walang makitang tao, pinatay niya ang Ehipsyo at ibinaon sa buhangin. Nagbalik siya kinabukasan at may nakita siyang 2 Hebreong nag-aaway. Tinanong niya ang may kasalanan, "Bakit mo sinasaktan ang kapwa mo Hebreo? Sino ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihang mga siwa at humatol sa amin? Papatayin mo rin ba ako tulad ng ginawa mo sa Ehipsyo?" Ganting tanong nito sa kanya. Natakot si Moises nang marinig niya ito at noon niya nalaman na may nakakita pala sa ginawa niya sa Ehipsyo. Nakarating ang balita kay Faraon kaya ibig niyang ipapatay si Moises. Ngunit ito'y nakatakas at nakarating sa Madian. Ang Salita ng Diyos. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Lumulubog ako sa burak at putik at sa malaking along nagngangalit. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. At sa ganang akin ako'y dadalangin, sa iyo o poon sana'y iyong dinggin, sa mga panahon na iyong ibigin, dahil sa dakilang pag-ibig sa akin, ang iyong pangakong pagtubos ay sundin. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Naghihirap ako't mahapdi ang sugat, O Diyos, itayo mo, ako ay iligtas. Pupurihin ang Diyos, aking aawitan, dadakilain ko't pasasalamatan. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Kung makita ito niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan, lingkod na bilanggoy di nalilimutan. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinumbata ni Jesus ang mga bayang ginawa niya ng maraming kababalaghan sapagkat hindi sila nagsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Kawawa ka Korazin, kawawa ka Bethsaida, sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa sa inyo, malao na sanang nagdaramit ng sako at nauupo sa abo ang mga taga-roon upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang sasapitin ninyo kaysa sasapitin ng mga taga-Tiro at taga-Sidon.
At ikaw, Kapernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit, ibabagsak ka sa Hades, sapagkat kung sa Sodoma ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, sana'y nanatili pa ito hanggang ngayon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa inyo kaysa dinanas ng Sodoma. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapanalig, narinig po natin ang mabuting balita para sa Martes na ito ng 15th linggo sa karaniwang panahon. At patuloy po tayong nagbabasa ng Ebanghelyo ni San Mateo sa mga itong mga nakaraang araw. At itong mga portion of the Gospels na narinig natin itong mga nakaraang araw ay tungkol sa mga gawain ng ating Panginoon. Mahalaga po yun, no? Meron po siyang turo, pero meron din po siyang gawain. Ito po yung kanyang pagmimisyon noong kanyang maiksing public life, kung saan siya ay umiikot sa mga karatig bayan at pinamamahagi niya ang mabuting balita. At maraming tao po ang na-attract sa kanya because of that one. Pero unfortunately, iba po ang narinig natin sa Ebanghelyo ngayon, because merong tono ng disappointment ang ating Panginoon sa kanyang pananalita, no? Kinurse niya, eh, hindi naman siguro curse talaga na, no? Pero parang may hinagpis sa kanyang puso ang kanyang mga sinabi tungkol sa Bethsaida at kay Korasin, no? Mga bayan noong kanyang kapanahunan na malapit dun sa lawa ng Galilea. Well, sabi ko nga kanina po, mga kapatid, itong mga gawain ng ating Panginoon ay ika nga, He worked wonders and miracles among them. You know, there's nothing more tragic, ika nga, than to have the opportunity and completely missed it. Para bang sa tahanan mo ay may nakatanim na ginto na kayamanan sa ilalim, pero hindi mo alam, and so therefore nanatiling, nakalibing yung mga ginto at mga kayamanan na yon. An opportunity and yet completely missed it. That is the tragedy that we heard in today's gospel. Dahil ito pong mga bayan ng Israel during that time, yung mga bahagi ng Galilea, ay nasa kanila na yung Panginoon. Nakikita nila, nahahawakan nila, naririnig nila. And yet, they missed it. Hindi nila siya tunay na nakilala. And so that's why maunawaan natin kung bakit there is a certain disappointment, because even though the Lord Himself, siya na mismo ang nagbabalita, no? Yung Ebanghelyong naririnig lamang natin sa misa at binabasa natin sa Ebanghelyo, in that case, sa panahon ng ating Panginoon, siya mismo ang nagtuturo first hand. Naririnig nila at nakikita siya. And yet, ang isang parang nakakapagano ay hindi rin tinanggap ang kanyang mensahe. Did you realize that, dear brothers and sisters, kung yung ating Panginoon nga mismo sa kanyang pagtuturo ay yung kanyang mensahe were not accepted, should we surprised na kahit sa ating kapanahunan ngayon, minsan ang mensahe ng mabuting balita o si Kristo mismo ay meron pa rin tumatanggi at hindi naniniwala? And so, alam na siguro ng ating Panginoon na time and time again, there will be people who will not accept the message. It's sad, di po ba, no, na andoon na yung opportunity, pero hindi pa rin tinatanggap. Kaya nga po, when the Lord says, no, kawawa ka Korasin, no, kawawa ka Bethsaida, ay paano kaya kung i-change natin yung pangalan ng mga syudad? Paano kung sabihin niya na kawawa ka Pilipinas, o kawawa ka United States, kawawa ka Europe, dahil ibinigay na sa inyo lahat ng opportunity, and yet you did not change. Di po ba malungkot? Alalahanin po natin, bilang isang pinaka-Kristyanong bansa dito sa Asia, ay meron po tayong responsibilidad ng ating pagsunod sa ating Panginoon, pakikinig sa kanyang mensahe, at pagbabago ng ating buhay. Ngunit kung tayong mga Kristiyano-Katoliko dito sa Pilipinas ay hindi naman nakakakitaan ng bunga ng ating pananampalataya, baka po madisappoint din si Lord sa atin.
Kaya po, ngunit ang consolation po natin mga kapatid, na kahit na may mga taong hindi gumagawa ng kaaya-aya sa mata ng Diyos, ay marami din namang mga Pilipino, mga Kristiyano-Katoliko na gumagawa ng maganda, na tunay na mumunga yung kanilang pamumuhay. Na-mention po, nabanggit sa ating ebanghelyo ngayon tungkol sa Sodom and Gomorrah, dahil yun po yung mga old cities na nasira ng apoy, no, ng mga asutre, sulfur, and so they were completely obliterated from the face of the earth. They were destroyed because yung kanilang action has consequences. So dun po isang magandang mensahe po sa atin yon, no, no, kung ang pagkakataon ay nasa atin na, sana po ay maging bukas ang ating mata, ang ating isipan at ating puso na tanggapin ito at gamitin yung mga pagkakataon na yon, kagaya po ng pagsunod sa Panginoon. And so, ang ating ebanghelyo ngayon ay masasabi natin parang hard saying, parang mabigat ng konti ang dating. Ano po? Ang mga ilang leksyon po na makukuha natin sa ebanghelyo ngayon na yung free choice na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Imagine, si Lord na yon pero hindi siya namimilit ng tao. Binigay niya yung mensahe, and yet people are always free, malaya ang bawat isa na tanggapin si Kristo o siya ay hindi nila tanggapin o i-reject nila si Christ. Yung freedom natin to choose is even God respects that. Kaya nga po sa ating kapanahunan ngayon, yung iba naman inaabuse yung kanilang free choice, no? Talagang yung relativism na sinasabi, kung ano na lang ang gusto ko, ako ang masusunod, walang magde-dictate sa akin, wala akong susundin na mga alituntunin sa buhay o mga prinsipyo sa buhay. Well, and that is the second lesson. Ang bawat action po natin may consequences. Ano po? Eh kung hindi naman tayo susunod sa ating Panginoon, bagamat tayo ay nabigyan na ng mga warning and senyales, eh sino pa po bang ibang sisisihin natin kung hindi tayo rin, no? Kaya nga po, sa ating pagninilay at pagbabasa ng mabuting balita, let us be sensitive and aware of the messages of Christ and then act and live accordingly. Dahil iba yung pakikinig lamang pero wala naman tayong gagawin. Pero kaya't mas maganda na kung nakikita natin yung opportunity na yung mensahe ng Panginoon ay naririnig natin, sana ito po ay may epekto. Sana po ito ay may bunga sa ating pamumuhay. Amen.